Kumusta mga giliw? Andito tayo ngayon sa Zacarias Animal Clinic. Bakit tayo hindi dito? Para, ayun, papa-x-ray natin si Orobi. Buntis siya ngayon, kabuanan niya next month. So, gusto kong makita kung gaano karaming expected na anak niya. Ay si Doc? Next month? 2 weeks na lang yan, 1 week na lang. Oh, next month na, di ba? Oh, next month! Tama! So, yan. So, malaki na kasi. Tignan natin ganito. So, yun, no? Ay, wala siyang birthday. So, ayun. Ito yung x-ray machine. Para makita natin kung gano'ng karaming expected na laki ng litter. At syempre, alam din natin kung ilan yung lalabas. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung image, kung anong itsura. So, dito lang yan sa Zacarias Animal Clinic. So, nag-i-x-ray sila dito. So, kita-kits tayo mamaya. So, ganito siya. Papaganito nila. Pero hindi yan, image lang yan ng machine. Ito si Robbie. Ito yung x-ray machine. So, ibubuka nila yan para syempre makita. So, meron silang mga ilalagay na panukat siguro. Tayo. So, yun. Uy, computerized ha. The remote. So, machine. High-tech siya. High-tech. Machine ang gumagawa, no? Tignan natin dito. Ayun! Yun siya. So, sa taas. Daming tae. Joke lang. 1, 2, 3. Ang dami. Parang ang dami. Mamaya, relax. Relax tayo, relax. So, live tayo ngayon sa Animal Zacarias Clinic. Hindi natin mabibilang ng eksakto yan. So, isa pang view. Kaya ko. Ayan. So, patagayin nila. So, ganun palang itsura niya. Grabe. So, ipapatagilid na nila ngayon. Ayan. Okay. So, siyempre, dinadahan-dahan nila yan. Okay. So, ganito ang ginagawa sa x-ray. So, ilang posisyon ang gagawin nila para masigurado kung ilan. Actually, hindi ako umaasa na malalaman naming exact na bilang. So, at least, meron tayong idea kung ilan. Tangit. So, katulad nito, medyo alanganin yung kuha. So, pupunta tayo sa ibang side naman ng aso o ibang posisyon. Mas malinaw yung sa kanina. Pero dito, medyo nahihirapang basahin ng x-ray. Ayan. So, i-adjust ni Doc. Para mas makita. Ayan. So, safe naman ang ating alaga dito sa Zacarias Animal Clinic. Siyempre, pangunahin nilang tututukan yung safety ng ating mga alaga. Tignan natin kung lalabas. Sure. Ayun, mas clear siya. Ang dami nga, ayun, ang dami oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alam niya sa kaya, 8. Nasa 8 to. Tapos mga tae. Ito tae. Hindi pa siya tumatay, so tatae siya mamaya. Oo, tae pala yan. Butik, hindi ko mabibilang to. Isa pa, gagawin ka natin. Oo, last na daw. Itihaya natin. So, rolling tayo, walang cut, para makita nyo kung paano ginagawa. So, kailangan nila ng ibang mga gamit para mas masigurado. So, bahay sa bilang, around 7 na siya, pero may mga nakatago pa kasi. Maaring mga hanggang 10 to. So, ang concern ko, para alam ko, kunyari nag-labor siya, may estimate ako ng mga tuta na lalabas. At kung may hindi pa lumabas after 2 to 4 hours, tatakbo ko na dito for CS. Or much better, CS na lang all the way. Mamaya ilalagay ko ang presyo ng x-ray kung magkano at kung magkano din ang CS. So maganda lang naman kayo ng 10,000 sa CS, tapos dito sa x-ray hindi ako masyadong alam.
Ala, lumabas! Ba't nasa labas ng tiyan? Ay, suso niya. Char! Butanding, oh, butanding. Isa pa. Okay, sige. So, hold ko muna ang video na to. Babalikan natin mamaya. Tungdok pa na, parang may napansin ako, meron yung ibang x-ray na ganito, yung pag tinira agad nila, lalabas na yung parang sa tao. Anong pagkakaiba nun dito? Dali ang digital x-ray, mas malinaw siya. And if ever man magkamali ka ng kuha, pwede mo ulitin kaagad. Ah, katulad yung kanina, no? Hindi nagsisave. Yung iba, yung conventional way, magsasasaw ka pa, titimplahin mo siya. Oh. Tapos mamaya mo pa makukuha yung result na 3 hours. Ay, ganun katagal. So, mas okay na tong ganito. Medyo mas mahal siya dun compared sa conventional, pero yung result niya mas mabilis. Mas mabilis, oh, syempre. Hindi napapagod yung aso, hindi maulit-ulit. And mas malinaw siya. Ayun, mas okay na yung ganun kasi importante hindi ma-stress yung aso eh. Sipin nyo, ilang minuto kayo andi dito, may stress talaga yung aso. So ako, papipiliin, dito na ako sa ganito, high touch. All goods to. So yun, i-adjust nila. I-adjust nila yan. Kailangan kalma lang yung... Okay. Advantage din ito, hindi siya nakakapagpadulot ng cancer. Yung emission ng radiation is maliit lang. So kahit wala kaming protection, hindi siya protected ng lead walls, okay lang. Ooh, ganun pala yun. So eto na siya. Parang mas malinaw na natin kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim to kabilang ko rin ito. Minsan yung idapa nyo, idapa. Okay, dadapa naman. So, nahihirapan sila sa pagbibilang. Pero, kayang-kaya naman yan. At ako, inangawit na rin. So, babalik tayo mamaya. Dapa, gumalaw ka. Ano, magalaw yan. No? Blurred siya, blurred. Nahihirapan ako dito sa aso mo, ha? Hindi natin mabilang isang bed sa tayo. Nakapila yung tayo. Patayin kaya muna. Nakapila yung tayo. Nakapila yung tayo. Buti kung patay siya sa labas. Hindi pa, patay ba diya? Nakuha yun. So yun, mga giliw, nahihirapan silang bilangin. So ang gagawin natin ngayon, try natin siyang patayin muna. Para lumabas yung mga audience. May audience tayo sa loob. May audience sa loob. May audience sa loob. Try natin patayihin siya. Siguro bigyan mo natin ng tubig para tumae. Babalik ako kayo for updates. Ayan mga giliw, base sa observation namin, mga 6 to 8. Pero titignan, parang naabot na hanggang 10. Medyo marami na yun. Mas okay 6 to 8, okay na sa akin. 10 medyo alanganin ako dun. Anyways, inuwi niya for the last time. Sinubukan namin patayihin pero hindi naman siya nag-poop. Kaya, yun, itiray natin for the last time. Safe to say na mga 6 to 8, kamo na lang. So yun ang i-expect natin. Pero para masigurado, idiretso lang natin siyang ipapasiyes. Gawa tayo ng vlog regarding doon. Although nagpasiyes na tayo ng mga nakaraang linggo, 2 weeks ago, yung isang aso natin. Dito rin tayo nagpasiyes. I-update ko kayo kung anong proseso ginawa. At kung magkano. So, mamaya, kita-kits tayo. Ito, meron na tayong mas malino na kuha. At tinitignan na yung skull at yung spine. Wanim lang, okay na yun. Para hindi kawawa. Kalipay ng bilang. Okay. Ang walo. Ayun, unless walo siya. Ito lang dumasa na itong pangwalo. Okay.
niyo ako kung tama. Ito. 7 lang, mostly 7 wala na to. Okay, 7 or less, 7 siya. 7. Itong isa. Ito, sumubra ka dito eh. Okay. Yung egg din. Ito. Wala naman yan. Mukhang 7 talaga. Ah, yun. So, mga 7 siya. Okay. Okay po, baba na ako kami. Ayun nga mga giliw. Kaya tapos na ng x-ray session ni Robby. Hi. Okay. Sungit. So yun, mga 7 daw. At least meron tayong alam na bilang ng ang anak niya. Kaya may aasahan tayo kapag normal na labor. Ganong mga bilang. Kapag may naiwan, takbo ka agad dito. Or baka gawin na lang natin, pa-CS na lang natin. Kapag C-section naman, cesarean, o sila nang bahala, papakalmay na nila, tapos bubuksan na. So ilang mga giliw, ang padali ang pag-x-ray. So ilang minuto lang yan. Medyo nahirapan lang dahil may nakabarang tayo.